Ayan, Jack, surang ka na. Dito yun, oh. Dito yun, oh. Guys, welcome back to Life with Fam Diaries. So for today's video, first day or first immunization day ni baby. At kita nyo naman, tulog na tulog siya. Nakanganga pa. Makikita nyo, ang daming babies dito. Nasa center kasi kami, sa barangay center. Ayan. So expect na natin, nalalag natin siya later after nung kanyang vaccination or immunization. Hello, baby! Ready ka na? Ikaw na yung sasalang susunod. May padila-dila pa. Iyak yan mamaya. I-injection lang ka na. Dito yun, oh. Dito yun, oh. O, dila-dila. Dede muna kasi nakaambang parang iyak na siya bago siya tusukin eh. Dede muna bago ang pagtusok mamaya. Finally, tinawag na rin kami. Ayan. So, si baby na. Dumi-dede po. Tama na, dede. Oh. Alam niya nasa ano siya video. Ayan, oh. Binablog kita, kala mo, ha? Kaya mo yan, mahal. Huwag ka masyadong umiyak, ha? Pero iyak talaga yan siya. Okay na yan. Ayan yung kapag ka. Oy, oy, oy. Tahan. Hindi na yan. Sorry. Wala na. Ito naman sa right side. Sorry. Sino nag-away sa baby? Ay, naku. Kuha, ano ha? Every po sa lagnat din ay mag 37.8 pataas. 0.5 ml po. 0.5 ml. Tempra na. Tempra? O, basta paracetamol. Ah. And for right thigh. Sige, salamat. And finally, we're here. Nakauwi na kami. So, eto, ang advice sa amin is i-cold compress yung right thigh niya kasi doon siya tinusukan kanina. Actually, dalawa yun eh. Left and right. Para hindi mag-stuck or mamuo doon yung gamot. Kung lalagyan natin daw siya or kung umakyat ng 37, mga ganun, papainumin namin siya ng paracetamol. Pwede rin daw, painumin na para hindi ganun siya, ano, kung lalagyan natin siya. Lamig? Nilalamig ka sa bote? Brave yan eh. Strong girl yan, oh. Nilalagnat na po siya. Wow, naman tingnan yung baby na yun. Kamusta ang pakiramdam ng mahal ko? Gagaling na agad siyang baby. So, ito siya ngayon. Kanina, sobrang iyak niya. As in, kada gising, iyak ng iyak. Although, masakit pa rin yung ano niya, hita niya. Pero kahit pa paano, namulat na siya. Kasi kanina, pikit lang tapos dede ng dede. Pakikita mo naman na medyo okay-okay na siya. And then, mamaya, dede na ulit siya. Kasi, dapat pinapadede natin siya. Gawa ng, baka ma-dehydrate. Nilalagnat na kasi siya eh. Umabot na ng 37.3 ang kanyang temperature. Sabi din ng nurse kanina, hindi naman lahat is nilalagnat after yung immunization or yung vaccine. May mga babies din na hindi na nilalagnat. Meron namang iba na yung temperature nila tumataas ng 37. Ang advice sa amin, yun nga, painumin sila ng any paracetamol pag-infant para mawala yung lagnat nila. Kasi kawawa sila talaga. Pag nagigising, umiiyak agad sila. Pag nagigising sila, iiyak agad sila kasi andun yung kirot, nararamdaman din nila. Kanina nga nung in-injection na si baby. Daming baby kasi na in-injection na yung sunod-sunod. Iba-iba sila na iyak. Pero anak mo na yung tinusok. Di mo alam kung ano eh, maaawa ka na eh, ano eh. Di mo alam kung saan ang gagaling yung iyak niya. Kawawa pag tinignan mo yung mukha. Pero ganun talaga, that's normal. It's part of ano? Part of being. ano? It's part of their life na para din naman sa kanila yon, para mailayo sila sa mga... O, pinagdaanan natin yan, kaya naging malusog ka. So, ito yung ginagawa ko or nilalagay ko sa kanya para hindi... naman maramdaman yung sakit or mabawasan yung sakit. So, nag-hot compress tayo. Parang gumaling na nga yung hita niya.
Kasi kanina pa kaming galaw ng galaw, or kanina pa namin siya binubuat, hindi naman siya nag-iiyak. Kanina kasi, mga 1 o'clock hanggang 3 o'clock, sobrang iyakin niya talaga, as in, pagkagising niya, iyak siya ng iyak. So, ang ginagawa ko, pinapadede ko siya ng pinapadede. So, mas maganda nga daw na pinapadede natin kasi nga, baka ma-dehydrate si baby. Wala pang isang araw, di ba? Yung iba kasi... Inabot ng parang magdamag. Oo. Tapos yun ang pinakamahirap eh. Talagang puyatan is real kasi may mga babies na sobrang irritable sila or parang nasasaktan talaga sila dun sa part na saan sila in-injectionan. Kaya... ayaw nila magpalapag. Pag nakahiga naman sila or pag nagalaw nila yung binti nila, may times na talagang iiyak sila ng sobra kasi sobrang sakit sa kanila. Pero awa naman ng Diyos at itong aming babing ito ay feeling better na. Yan o. Oh. Okay na yan? Hindi na masakit yan? Ay, oh, nagyabang. Ay, strong girl yan? Strong? Strong ako, daddy. Tinan mo naman ang binti, oh. Sino may sabi sa inyo na masakit ang binti ko? Sino mas sabi? Dali, padya ka na. Padya. Patingin ang binti. Oh! Wow! Sige, patingin pa nga ng binti. Yung kabila naman, yung kabila. Sorry, daddy. Masakit. Yung kabila, patingin. Ayun! Aba, maruno. Aba. Ayun, dalawa na tinaas niya. Ang laki na lang hita mo nang gigigil si daddy sa'yo. Hello, good morning. Ayan, magaling na po ang baby namin. Wala na siyang lagnat today. Minonitor namin yung lagnat niya hanggang kanina madaling araw. Actually, bumalik ulit siya ng madaling araw. Nag 37.1 siya. Pero nilagyan lang namin siya ng clot sa noon niya, pinunasan. Naging normal naman siya ulit. Okay na siya. At wala na. Ayan, sigla ulit ng baby namin. Ayan, namasigla. Wala nang lagnat yan. Okay na siya. Hindi na masakit yung niya, yung hita niya. Last tip, another thing. Pagka nakaranas sa baby nyo ng laglat after nung kanyang first vaccination, sabi ko nga kanina, may mga babies na nilalagnat or parang irritable after ng vaccination. So, kailangan nyo talagang magpuyat. Pero so far naman, based on our experience dito kay baby, hindi naman niya kami masyado pinuyat kasi sabi ko nga kanina, mga 2 a.m. nung chinek ko yung temperature niya, medyo bumaba na, bumalik na sa normal. Tapos, nakatulog na siya. Tapos, nagising siya ulit. Anong oras niya kanina? 6? Yes, 6:30. So, ayun, tulog ulit siya. So, nagising na siya. Yeah! So, pinaliguan na kasi namin, ayun, dito pinaliguan pa lang ngayon. Pinunasan lang siya. Bukas pa siya maliligo. Nakasmiling sa viewers. Nakakamit yun. Ay, parang dinilaan yung mga nanonood sa'yo. Alright guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to click like, share, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye, Dati. Bye-bye. Bye-bye na. Ariko, nangamantok. Ariko. Gigil ako sa'yo. Gigil eh.